Enjoy lang natin. Wow. Ang dali ito, may sandbar oh. Pigar, tinigang na ipod. Nandito na kami sa Cape Bolinao Lighthouse. Banda dito. Putik. Aray. So ayun guys, kagagaling lang namin ng Camp 4. Tapos na yung aming camping stay doon. Maganda naman. Talaga napakaganda nung view doon. Napakaganda nung ilog. Napakaganda ng lugar. Napakalinis. Napakatahimik. Yun nga lang, inaabot kami ng ulan buong umaga. Yun yung medyo hindi maganda nun kasi hindi namin masyadong nalibot yung buong campsite. So ngayon, pupunta na kami sa next destination namin ngayong araw na to. Diyan sa Patar Beach naman kami. So dito, after ilog, dagat naman. So from Camp 4, meron lang siyang 14 kilometers daw. Ito, 24 minutes lang. Tama ba yung shaded sand beach? Yes, dun ang aming next destination ngayong araw na to. So tara, samahan nyo kami ngayong aming second day dito sa aming Bolinao adventure, camping and road trip dito sa Bolinao, Pangasinan. Let's go! Ito nga lang, mayroong hindi ganun kagandahan na area ng daan dito. Oh. Ito medyo lubak-lubak dito. Pero ADB number 1. Grabe nga yung dala namin eh. Sobrang bigat. Tao sobrang bigat pa namin dalawa. Talagang hindi tayo sinusukuan ni ADB. Kayang-kaya natin 'to. Buti na lang at napalakas. Buti lang at napakalakas ng ating motorsiklo ngayon ito. Oop, yeah. So ngayon, nakalabas na tayo dito sa main highway. Ay, buti na lang. Nobe, anong masasabi mo? Andiyan ka pa? Oo, dito pa. Anong masasabi mo? Anong masasabi mo sa ating stay sa Camp 4? Masaya, kaso hindi tayo nakapag-call. Ayun nga lang. Dahil kaninang umaga nga, sobrang lakas ng ulan. Malamang yung dadaanan namin dun ay sobrang maputik. At ang ginawa na lang namin is mag-enjoy dito sa Camp 4. Mag-swimming na lang kami. Saka nag-pictorial. Yun na lang. Siguro, dadaanan namin yung mga Bolinao Falls pag hindi bukas, mamaya kapag may time tayo at hindi maulan. Ito, mukhang liliko na tayo dito. Ayan, to Patar Beach. So ito, isa sa mga sikat naman na beach dito sa Bolinao, ang Patar Beach. So medyo mataas expectation ko dito kasi Patar Beach yan. Since hindi naman weekend ngayon, I think hindi naman ganun kadami ang tao dyan. Kaya mas pinipili namin or talagang mas magandang piliin na hangga't maaari ay hindi tayo weekends pumunta sa mga sikat na lugar tulad niyang Patar Beach. Pero kahit paano, medyo masolo natin yung lugar at mas ma-enjoy natin yung vibes and scenery ng mga lugar na gusto nating puntahan.
nagliligaw dito. Pumasok na naman kami sa liblib. Sana hindi na naman kami niligaw ni Google Maps. Baka mamaya padaanin na naman kami sa Rough road. Hindi na rough road yun, off road talaga. Off-road. Kailangan na 4x4 eh. Hindi kaya ng motor. Buti mataas, na pababa na ano? Buti na lang ADB number 1. Ayun, mukhang may mga tao sa Patar Beach. Maraming tayo nakakasalubong. Yes. Nagpupuntahan na sila ngayon kasi ano, no? Holiday sa Friday, long weekend. Yeah, may mga naglilib na. So naman ulit. Malibot nila ang huli na. Tama. Mga naglib na ng 4 days dyan. Kasi hindi pinayagang mag-live ng ng Pasko. Kaway-kaway dyan sa mga tulad kong mga nasa mga IT personnel saka mga nasa service. Ayan. Ayan yung napahirapan sa pag-live. Ay, napindot ko. Ben, nandiyan ka pa? Yes. Kala ko napindot ako eh. So yun nga, tulad nung sinasabi ko, kaway-kaway dyan sa mga nasa service yung trabaho, yung IT personnel, yung mga nasa gobyerno. Pero anyways, hindi naman itong vlog na to, hindi naman para stressing kayo. Ito, para makita nyo at inggitin namin kayo sa aming road trip dito sa Bulinaw. So mukhang malayo naman ang papasok na to. Kanina pa to 14 minutes. Babe. Ito, may palengke dito. Kaya makakapang hindi tayo nakita sa ihaw eh. Oo. Mamayang dinner. Pag wala tayong mabilan. Kaya pwede mong baligan. Oo. So ito, papasok na tayo ng Barangay Estanza. Ayan, no? Dagat na yan. Lapit na tayo. 4 minutes na lang. Umaambo na. Kailangan makarating tayo dun bago bumagsak to ng malakas na naman. Beb, ano, alas dos pa tayo check-in? Oo, alas dos. Pero may mga shade naman sila dun na pwede. Sana may... Kung may gumagamit pa sa taas. Sana may kainan dun. Ang feeling ko wala. Pagkalampas ng 150 metro, lumiko pa kaliwa. Lumiko pa kaliwa. Pagkatapos ay mag-U-turn. Tingnan mo. Pagkalampas ng 600 metro, lumiko pa kanan. Bon. Ito na yung bone stage. Ay, hindi. Harap pa tayo. Baka meron yung daan. Ayan, stage. Ba't ganun? Doon tayo dinadaan sa kabila. Hayop na Google Map to. Ano ba ka namin? Oo. Parang pababa yun, no? Nasa kaliwa ang iyong patutunguhan. So yun, nakita na namin yung shaded beach resort. Oh, maganda to ah. Ang daming ano. Tingnan lang, parang delikado dun. Parang delikado pa ba dyan. Talagang ano, sabok-sabok yung ating talagang subok na subok yung ating motor dito. At syempre with collaboration of Vistars. Ah!
Banda dito. Napakaganda dito, guys. Yun nga lang, oh. Sobrang kati. Sobrang low tide yung ano, layo ng dagat. Ay. Napakaganda dito. Alright. So dito nga, pwedeng ipasok yung ating sasakyan dito. Sige po. Ayan. So yun, nakarating na tayo dito sa Shaded Beach Resort at napakaganda dito. Ayan ah. Oo. Oh, bilhin na lang kaya natin. I-grill natin yung gano'n. Oo. Oh, ayan oh, napaka low tide. Grabe, ang layo ng dagat. Ang layo ng dagat oh. Magandang gawin dyan is yung nga, ito lang ginagawa nila. Hindi ko lang kung kita niya sa camera. Hindi ko lang alam kung... Shells. Or hindi ko lang kung baka nagsisiwid din sila. Ooh. So yan. Ah, kasi may ano yung isa. Oo. Right. So ito yung aming kubo. Ayan. Ito yung aming, magkano to? 1.8. So ayan. Meron lang tayong itong maliit na tambayan. Tapos ito yung kwarto. So meron, may lagay ng mga gamit. So ito yung kwarto. Ito yung may bunk bed. Double deck. So meron sa baba, sa taas. So ayan, may electric fan din dito. Saka mahangin. So I think hindi naman, ano dito, mainit kasi mahangin din. Talagang mag-enjoy tayo dito. So I think to, tama naman to sa amin. Pwedeng tama lang sa amin to bilang mag-partner dito. Ang albularyo. So yun, nandito kami ngayon sa Mangunguna Seafood Bar and Grill. Ayan. Diba? Okay, kain namin. Whoa. Pigar, pigar. Sinigang na ipon. Kani. Hello, hello. Kain namin. Let's eat. By the seashores. Meron yung alimango. Ganda dito, may sandbar oh. Ganda din yung mga formation dito ng halon. So ngayon, I think tapos na yung kati. So yun, bumabalik na yung tubig dito sa ano, gumahigh tide na. Ano yun? Morning
guys. Ito na yung day 2 namin dito sa Shaded Beach Resort. At ito nga, hindi ako mapagpalipad ng drone dahil mas malakas pa yung hangin ngayong araw na ito compared kahapon. So, tignan natin mamaya kung makakapagpalipad tayo, kung ihina yung hangin. Let's see. Pero ngayon, masusal muna tayo, kape-kape. Tinapay. So yung tinapay na to, pinili lang kinamin din sa labas kahapon. Na sobrang lakas ang hangin ngayon. Grabe, parang halos din ako makamulat. Kupis ka din. O, may kupis din ako. Malaki yan. O, wala pala yan. So, kasama pa rin natin ang ating girlfriend na ayaw magpakita sa camera. Nahihiya. Kaya ang makikita nyo lang dyan madalas is nakalalikod. Kamay, paa. Yan. Pero I think may this part ng video na hagit siya. Yung kumakain na. Parang paglap po ang ano, diba? Sana o. Oh. Kita nyo ba? Yung aso. So yung brown na aso na yan, pinakain namin kagabi. Naging bantay namin yan. Ngayon, nakikipagligawan na. Kaya pagtanong, pupunta ka sa mga camping sites or mga resort pag may aso, pakainin nyo. Bumabawi sila. Kagabi kasi, dito yung natutulog sa tabi ng kubo namin nung pinakain ko. So, ganun yung binabalik na favor nila sa inyo kapag pinakain. I think, di ko rin naman sure kung lahat ng aso ganun. Pero, patalas nga. Ganun yung experience ko. Saka doon sa mga napapanood ko. Lalo na doon sa Kila Boy B. Pinapakain ang asawa niyo yung mga aso. Tapos nakabantay sa kanila yung mga aso magdamag. Ang kandun talaga yung dagat lang, oh. Oo, ano lang talaga ito. Ating bantay, oh, di ba? Oh, shy type, oh. Umiiwan sa camera. Oh, shy type yun, oh. Shy type. Akala yata niya, no, papaluin ko siya. Mukha nga na to, ah. Threatened to. Ito na lang po siguro, wala pa akong 2.5 eh. Na, 200 ba ito? Hindi natin kay kuya. Yes! May bracelet ako! Sa'yo tayo bagay pa. Mahalit. Yeah. Malito, hindi ka para sa plaza. Oh, ayaw pa. Ay, susuot din na, ma'am. Lamig dito. Yan. So may mga ilan-ilan na area dito na magandang paglangoyan. Kasi tulad na pinakita ko kanina, may mga seaweed sa paligid. So may mga ilan-ilan dito na parang
mini pools na buhangin naman na medyo malalim. Kasi yung mga seaweed ay mababaw. So, kapasin nyo, hindi ko lang makikita nyo doon. Buti na lang malayo yung mga agos nandun pa. Yung mga alon, lalayo yung mga alon kaya dito medyo kalmado. So yun, nandito pa rin tayo sa Shaded Beach Resort. Dito yun sa may... Ano ba? Shaded Sand. Nandito kami sa Shaded Sand Beach Resort. Dito pa rin yan sa Bulinaw. Ano na to eh, malapit na sa Enchanted Cape. Pero sabi nila mas maganda pa rin daw ito. Mas maganda daw yung beach doon. Pero okay na dito, maganda rin kasi yung lugar. Ayan, tahimik. Kaya hindi ko lang alam dito sa kapila. Tahimik, pero dito, oks na dito. Saka mura lang dito. Alright. And guys, tapos na yung ating stay dito sa Shaded Sand Beach Resort. Uwi na tayo ng Villahis, Pangasinan. Oh, dami namin dala. Oh. So ito yung aming total na dala. Actually nabawasan na yan, medyo limit na tong bag na to. Tena, mayroon pa tayo isang bag para sa mga damit, bag para sa mga utensils, yung mga lutuan, burners, at iba pa, tubig, nandyan. Ito, yung mga pang-camp namin na ginamit dun sa campo or yung iba rin damit nandito. Tapos ito sa seat compartment ay dyan naman nakalagay yung mga upuan at canopy. Basta yung canopy hindi namin nagamit. So yun, maraming salamat Shaded Beach Resort sa aming magandang stay dito. So ngayon baka mag stop over daw kami papuntang Cape Bulinaw Lighthouse. Sadaling sightseeing lang tapos uwi na rin kami. So nakapag-almusal na at ayun nga siguro hanap na lang kami ng aming kakainan ng lunch on the way. Alright, let's go. Tapang nakabuka ka na ako dito sa sobrang laki ng bag. At ito, ito lang yung challenge dito eh. Yung may dadaanan na pababa at pataas. Kayang-kaya. Ayan, nakabuka ka tayo ngayon. Buka ka gaming ulit. Let's go. Ayan. Yan ba yan? Oh, yan na nga. Ayan na nga yung lighthouse. Ang ganda ng daan dito. Siyempre, tourist spot yan. maganda yung view ng daan. Ayan na, dito na kami. Sarado ba? Ate, may parkingan po ba dun? Ay, dyan. Pwede daw dyan, no? Open naman po, no? Yung paraan. Dito po pwede itabi na lang yung motor. Dito na lang. Dito na lang daw pwede. Okay. Para. Ano? Ah, tara. Good morning po. Wala pa. Pali yun na lang po yung mabayaran pa.
Ma'am, itago niyo po itong resibo niyo, ma'am, sir, kasi valid po yan ng 4 na araw. Mm-hmm. So, bali pagmamasyal po kayo sa others, but may maningil po ng environmental po sa inyo. Mm-hmm. Yung resibo niyo na lang po, ma'am. Ah, okay po. Sige po. Thank you po. Kaya ba, ma'am? So, ayan na. Nandito na kami sa Cape Bolinao Lighthouse. Napaganda dito. So, sabi dito, ang Cape Bolinao Lighthouse daw ay pangalawa sa pinakamataas na lighthouse dito sa Pilipinas. At may tanda itong 1 century old na daw to na ginawa ng Filipino American at British engineers noong 1905. Ayan. So meron tong taas na 351 feet above sea level atap ng Punta Piedra Point, na ito ay isang hill na solid talagang rock na dito matatagpuan sa Cape Bolinao. So yung ano no, ayan na siya. So yung ibang details, puntahan nyo na lang dito. Makita nyo yung mga ano dyan, details dyan. So dito, makikita nyo yung overlooking ng hindi ko alam, Patar Beach siguro to. Ayan. Diba? So dito makikita nyo yan, napakaganda dito. Yun nga lang, may mga ibang structures dito na sira na. Ito tulad to, CR siguro to. Sira na, kasi yung mga buildings doon, wala na din. Pero ang well maintained is itong lighthouse mismo. Okay. Alright. So yun, naikot na namin, maliit lang naman yung area. Kaya kung gusto lang naman ninyong makita yung lighthouse, is punta lang kayo dito. Pag muna kita ng mura, malayo doon pa, abutin yung 4 bars na yun. Ay, pwede ka mag-drone dito, mahal o. Oh, malakas yung hangin. Mahina na yun. Pero, kaya na. Next time, babalik ka pa naman dito. Let's go. Ano yung lock? Ha? Ano yung lock? Wala akong sinabi. Ah, wala. Ang look. Wala. Sabi ko, tara na. Ayan. Bukini. Wala. Tunog na naman tayo. Kailangan ko na yatang bumili ng bagong helmet. Wow. Ang young people, bawal na yan. Hindi ganyan talaga pag nakabukas yung ano, visor. Oh, ganda ng daan dito. Bagong-bago to ah. Saan ito? Samayin ng kalikasan. Saan ka talaga? Malayo yun. Saan kalikasan? Bundok yun eh. Kapulubundok yun ng Sierra Madre yun eh. So ayun na nga po. At kagagaling lang namin sa Cape Bolinao Lighthouse. Tuloy na ulit kami. Pauwi ng Villasis, Pangasinan. So ngayon, pauwi na lang din naman kami. Siguro wala naman ng ibang pupuntahan ay matuturo na tayo. So hanggang dito na lang po siguro ang ating video para sa ating Bolinao Adventure Ride kasama ang ating OBR na si Monica. Okay. Kaya kung nagustuhan po ninyo ang aming video ay paki-like, comment, share, and syempre subscribe na para matagtagan ang ating subscribers. Then paki-comment na lang din ang inyong mga suggestion kung ano yung masasabi niya sa ating video. Siguro baka maging 2 parts siguro tong video na to, masyadong mahaba, kaya maraming salamat po dun sa mga makaabot hanggang dito sa dulo ng video ng ito.
Sa mga hindi pa po nakasubscribe dyan, naman po ay magsubscribe na po. At sa mga nakasubscribe na dyan at nanonood ay maraming salamat po. Hanggang dito na lang po. And to here and Monica. Signing out. At ride safe po sa inyong lahat. Happy peace.